Good morning, everyone. Welcome to Imjijin Vlogs. Sa umagang ito, magluluto tayo ng sweet and sour fish. Pinakasimpleng version po yung gagawin natin. Escabetchi, I mean. Ito po yung mga ingredients na gagamitin natin. Itong isda, kingfisher po yung ano po. Ayan, hinati ko na po siya. Nilagyan ko lang siya ng paminta para malasa. May ano tayo dito, slice na bell pepper, red, shredded na ano, ginger fresh, onion, garlic. Ang gagamitin po natin dito, gagamit tayo ng prisco na tomato. Ayan, in-slice ko lang po siya ng maliliit. At mayroon tayong shredded din na ano, carrots. Ketchup, may corn flour po tayo, pang palapot pa natin mamaya. Ang gagamitin ko po dito is rice vinegar. Ayan po, rice vinegar po yung inhalo ko. Mayroon tayong sugar, salt, and pepper to test. 1 cup of water at kunting oil. Sige na po, sisimula na po natin yung pagluluto. Ngayon po, may frying pan na po tayo dito. Lagyan lang po natin ng konting mantika para po ipa-fry natin yung isda po natin. Ito lang. Ayan, medyo mainit na po yung oil natin. Ilalagay na po natin itong ano. Hindi po natin ito isoper fry talaga. Dalit. Para hindi po tumalsik yung mantika. The number of the daughter of Miss Mother is Violet. Luto na po yung fish natin. Ang gagawin natin ngayon is yung sauce niya. May ibang frying po tayo dito. Maglalagay lang po ako ng 2 tablespoon of oil. Mainit na po yung oil natin. Unahin po natin igisa yung garlic. Antayin lang po natin hanggang lumabas po yung aroma niya. At isusunod natin yung sibuyas. Ayan na po, medyo brown na po yung garlic natin. Isusunod po natin itong sibuyas natin. Po natin ito hanggang lalambot po siya. Maring translucent na po. Ayan, halo-halo lang po. Ito siya. Medyo malambot na po yung sibuyas natin. Isusunod po natin ito. Fresh na ginger. Po
natin siya. Medyo lumambot po yung soya. Saka natin isusunod yung ibang mga ingredients. And lalagay tayo ng isang herb juice. Konting asin. Simpla po natin siya dito. Ayan. Konting asin lang po. Halo-halo lang. At saka, isusunod na po natin itong fresh na tomato po. Ayan. Tumagamit tayo ng fresh na tomato. Po, kumulo na po siya. Isusunod natin yung ibang mga ingredients natin. Maglalagay po tayo ng rice vinegar. Ito yung rice vinegar na ginagamit. Kung yung mga ordinaryong vinegar, pwede naman po. Ito lang yung ginagamit po. Pangpaasin. Yung ketchup, tomato ketchup. Pandagdag po sa ano. At sabay-sabayin nyo na po. Yung asukal. No po, pag naglalagay po pala kayo ng suka, huwag nyong haluin kaagad para pakuluin nyo muna para hindi masyadong buhay yung amoy ng suka doon sa niluluto nyo. Ngayon, isusunod po natin yung carrots. Saka yung bell pepper natin. Pagsabayin na natin. Siya. Ready na po yan yung sauce natin. Malapit na po tayong 100% finish na po. Lagyan lang natin siya konting pamenta. Ayan. Lagyan lang natin konting pamenta. Then ilagay na natin yung isda dito sa sweet and sour sauce po natin. Ayan. Yan na po. Tikman lang natin kung ano na ba siya sa timpla. Ngayon, last na ilalagay natin itong pampalapot natin dito sa sauce natin. Mayroon akong 1 teaspoon na flour. Corn flour to. Corn flour. Pampalapot lang po. Konti sa sauce. Siya. Malapot na po, malapot na po. Masarap na po siya. And then, ilagay na po natin itong isda natin. Pakuluan lang po natin siya ng mga 2 minutes para masipsip po niya yung sauce natin.
Ayan, tapos na po tayo. Masarap po to, mga mami. Pwede to nyo ihain sa mga asawa nyo. Madali lang. Malasa pa. Sauce na nga lang. Ulam na. Masarap siya eh. Pang white rice. Ayan na po siya. Ready to serve na po yan. Magsasayin na po kayo para sa mga asawa nyo. Ayan. Ihahain na po natin. Okay. Thank you for watching, guys. See you. Ano po. Ito na po yung finished product po natin. Ayan po siya. Ayan. Masarap po yan. Yan na po yung finished product natin. Ate, kain na po with white rice po. Yan. Yan na po siya. Sweet and sour kingfisher. Ayan.